Tayo na pong lahat ay tumayo ngayon. Hallelujah. At sa pagtayo po natin, na puno-puno ng pagkalag, itaas po natin ang ating mga kamay. Tayo po lahat ay humingi. Hallelujah. At yun po po sa oras po ito, sapagkat dakilang bagay na naman po ang gagawin ng Diyos sa oras nito. Sa oras po ito, muli po nating pakanasay ang malakas na kapangyarihan ng Diyos, ang anointed message, full of power na mag-aatid sa atin sa tunay na kaligtasan, tumanggap ng himala, maranasan ang kabutihan ng Diyos, dadalhin tayo sa ating high calling and perfect destiny in Christ. I-welcome po natin ang malakas na presensya ng Diyos sa kanyang lingkod na dinamit noon, ginagamit ngayon at patuloy niya paggagamitin upang dalhin ang lahat ng tao sa kanyang pinakamataas na katawagan at pinakaperfectong kalagayan sa piling ng ating Panginoong Jesus. Wala pong iba, ang lingkod ng Diyos, Ricardo D.
di ba ang ginagagawin niyo po sa araw na ito. Father God, you will do great and mighty things this day. So, Father God, ngayon pa lang, we just want to thank the Lord. Great things will happen this day because you are a great God. More than we expect. More than we have prayed for. Higit pa po sa aming hinahangad at higit pa sa aming mga pinapanalangin ang gagawin niyo po sa araw na ito. Something good is in store for us this day, by God. Not only for us, but even, Lord, so all our family and the ones. Sa kayong palawang dahilang Ama, receive all the praise, the honor, and the glory that is due only to your name. At ang bawat sa'yo magsabi na, Amen and Amen. Palakpakan natin ang Panginoon sa inyong buhay. Hallelujah! At napakaganda na kapahayagan sa araw na ito. Para sa inyong kaalaman, habang ginagawa ko yung mensaheng ito, ako po ay naluluha. Ano po? Sapagkat kanina narinig natin yung patotoo ni Sister Christy, no? Sa kanyang exhortation ng offering. Isama natin yun sa FB, sa YouTube at sa TV din ito. Ano po? Sabi niya, ang bawat prophecy ay nagkakaroon ng katuparan. Amen po ba? Nakikinig po ba kayo? Ang bawat prophecy ay nagkakaroon ng katuparan. According to her, every prophecies I have prophesied. All these prophecies I pronounce in Jesus' name was fulfilled. Lahat po ay nagkakaroon ng katuparan. No? Again, I am about to preach a prophetic message. Ito po'y binigay sa akin ng Diyos at napakaganda po nito. At kung ito'y ating isa sa kabuhay, wala na tayong problema pa sa buhay na ito. Buksan natin in the book of Proverbs 11:24 and 25. Proverbs 11:24 and 25. One person gives freely, yet gains even more. Another withholds annually, but comes to poverty. A generous man or person will prosper. Whoever refreshes others will be refreshed. Ang isang taong mapagbigay ay lalong yumayaman. Siya na kuripot ay lalo nagdarako. No, ang taong matulungin o mapagbigay ay mananagana at ang tumutulong sa iba ay tutulungan din naman. Proverbs 11:24 and 25. Para sa mga matatagal na Kristiyano, alam na ito. Amen po ba? Sino po yung matagal na taga-Kingdom of Jesus Fellowship, taas ang kamay? Sino po yung matagal na nakarinig ng maraming prophecy, taas po ang kamay? Sino po yung mga prophecy ay natupad na po sa kanilang mga buhay? Taas ka po ang kamay. Amen. So, hindi nais ng Diyos na mag-ilan-ilan lamang po, no? Mararanasan po yung fulfillment ng bawat prophecy, no? Nais ng Diyos, no? Na ang lahat ng mga prophecy binibitawan, lahat ng mga magagandang tinuturo ay magkaroon ng katuparan sa ating mga buhay. Amen po ba? Amen. So, mga minamahal, ang napakagandang mensahe ng Diyos ay mula sa Proverbs 11:24-25, ang isang taong mapagbigay ay lalong yumayaman. Ang taong kuripot, lalong nagtarahok. Ang taong mapagbigay o matulingin ay nananagana. At sino mang tumutulong sa iba ay tutulungan din naman. Proverbs 11:24 and 25 at ang title ng message for this day, A Generous Man Will Prosper. Nakikinig pa po po tayo. No, a generous man will prosper. No? Nakikinig pa po po tayo. Pakisabi natin, a generous man will prosper. Eh, tagan natin ang a generous man will prosper. Ang taong patulungin ay mananagana. E taong pahuman rito,
Huwag ho kayong ma-open sa akin. Huwag ho kayong magagalit sa akin. Ano po, no? Sino po yung hanggang ngayon nag-iira pa rin sa buhay na ito? Umaasa pa rin sa mga magulang na may mga asawa at mga anak na, pero umaasa pa rin sa mga magulang. Nakikitira pa rin sa mga magulang. Nagsisiksik pa rin. Nagsisiksikan pa rin. Na dapat ang mga magulang ay tinutulungan at pinapaahon na. Nakikinig po ba tayo rito? Sindi po yung ganun pa rin ang trabaho, ganun pa rin ang negosyo, ganun pa rin ang buhay. Nabubuhay pa rin sa utang. Amen po ba? Nabubuhay pa rin sa kasapatan lamang. At kung magkaminsan ay hindi pa nga po sapat, eh tama pa po ba rito? Hello? So, let us be honest to ourselves. No? Maging makatotohanan tayo sa ating mga sarili. Let us evaluate ourselves. Let us examine ourselves. Tingnan natin yung ating mga sarili, yung ating mga buhay. No? Kaya sa araw na ito, dalangin ko na tayong lahat na nandito, maging lahat ng mga nakikinig at nanonood, ay isa sa kabuhay natin ang aral na ito. Sabihin mo sa katabi mo, yayaman ako. Eh sabihin mo, tingnan mo sa mata. Tingnan mo sa mata. At sabihin mo sa kanya, ang kayamanan ko ngayon ay madadagdagan pa. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Palakpakan natin. Glory to God. A generous man will prosper. Sa Tagalog, ang taong mapagbigay ay mananagana. Sino ang mananagana? Yung taong mapagbigay. Hindi yung mga kuripot. Ano po? Ang taong mapagbigay ay yayaman. Kasahin natin yung intro. Alam naman na natin yung ibig sabihin niyan. No? Anong sabi ko noon? The Bible is teaching us how to prosper. If we will put it into practice, we shall surely prosper. Tinuturo sa atin ang Biblia kung paano ang yumaman, kung paano ang managana. Kung isa sa kabuhay lang natin na tinuturo ng Biblia, tsaka ang ating pagyaman, tsaka ang ating pagsagana. Itapa ho ba rito? No? Tinuturo ng Biblia sa atin kung paano ang yumaman at kung paano ang managana. At kung atin lamang itong isa sa kabuhay, tsak na tayo ay yayaman, tsak na tayo ay mananagana. No? The Bible is teaching us how to prosper. If we will put it into practice, we shall surely prosper. Nakikinig po ba tayo? No? Kung isa sa kabuhay lamang natin, papay, tsak na tayo ay yayaman. Number one, sayin natin yung number one. Anong sabi ganoon sa number one? Mass destruction and mass death are happening all over the world. Mass destruction and mass death are happening all over the world. Now, pag sinabi natin mass death, ibig sabihin na ay maraming namamatay. Kagaya ng nagdaang ng Typhoon Yolanda, international name Haiyan, no? Ay maraming namatay sa Kabisayaan. Tama ba? Nakikinig pa ba tayo? We all know that the Typhoon Haiyan, international name, in the Philippines, Yolanda, this typhoon, no, killed plenty of people in the Philippine island. Napakaraming pinatay ng Typhoon Haiyan. Nakikinig po ba tayo? Hindi lang konti, marami. Marami ang nawalan ng bahay, tama? Di ba marami sa mga Tacloban eh, at mga Kabisayaan umaalis sa lugar nila kung saan-saan nagpupunta para lamang magsimula ng buhay. Nakikinig po ba tayo? Nakita natin, sino yung mga nanonood ng balita? Yung nanonood ng laban ni Manny Pacquiao, sino? Oh, wala. Abuti naman. Hindi si Manny Pacquiao ang pag-asa ng Tacloban at ng Pilipinas. Si Jesus. Amen? Si Jesus. Nakikinig po ba tayo? Di ba alam na alam natin, we all know, na itong Typhoon Yolanda, Typhoon Haiyan,
kill plenty of people in the Philippine Islands. Tama ba? Iloilo, Aklan, Capiz, Palawan, Cebu, Leyte, Zamar, all these places were affected by Typhoon Haiyan, Typhoon Yolanda. And many from that places were killed, tama? Many from that places, no, nawalan sila ng mga houses. Their houses were destroyed. Businesses were destroyed. Amen? Great devastation happened sa mga lugar na aking nabanggit. The places I mentioned a while ago. Nakikinig pa ba tayo? Pakisabi, mass destruction. Pasinabi natin mass destruction, malaking pagkasira. Big, great, mass death. Great death, big, malaki, di ba? Nakikinig pa ba tayo? Ilan na ang namatay sa bagyong Yolanda? Ha? 4,000 plus? Ha? 5,000 plus? Ilan na? At ang sabi ni DILG Secretary Rojas, ang bilang ng mga namatay ay maaaring tumaas pa. Sapagat marami pa ang missing. Marami pa nga dead bodies are not yet recovered. Plenty of dead bodies, plenty of cadavers are not yet recovered. Nakikinig po ba tayo? So it means the number of death in caused by Typhoon Yolanda, international name is Haiyan, no? Will increase because many cadavers, many dead bodies are not yet recovered. Still missing. Isipin mo, isang tama lang ng bagyo, ang daming namatay. Less than 10,000. Nakikinig pa ba tayo? Ito po ang tingin sa Guwapo sa harapan. May tao pa ba rito? Nakikita niyo po ba yung carpet dito sa harap? Nakita ba ninyo? Masaya pa kayo na ito'y carpet na? Walang sana sumasagot. Napansin niyo ba yan pagpasok ninyo? So, kaya tinutupad namin yung mga pangako namin sa Diyos at saka sa inyo. Kaya tuparin din ninyo yung pangako niyo sa Diyos at sa Kingdom of Jesus Fellowship. Amen? Pagagandahin natin yung ating church. Ito, hindi pa natin sarili, pinapaganda natin. Ay, how much more kung magkakaroon tayo ng sarili natin, lalo natin magagandahin. Amen? Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya sabihin mo sa katabi mo, huwag kurikot. Ang taong mapagbigay, matulungin ay umuunlad ang buhay. Nakikinig po ko pa tayo. The message for this day is from Proverbs 11:24 and 25 and it is entitled A Generous Man Will Prosper. If we will put into practice what the Bible is teaching, no, is saying, we shall surely prosper. Mass death and mass destruction are happening all over the world. Not just in the Philippines, but all over the world. Nakikinig po ba tayo? No? Because of typhoons, earthquakes, flash lights, landslides, no? Etc. No? Iyan ang mga dahilan niya, iyan ang mga reason niya. Yung mga typhoons, yung may typhoons, may kasama yan, storm surge. Yung nangyari sa Tacloban, hindi po tsunami yun. Yung po ay storm surge, bunga ng typhoons. Yung nangyari sa Japan, yun ang tsunami. Dahil yun ay bunga ng earthquake. Tsunami is a product of earthquake. Storm surge is a product of typhoon. Yung nangyari sa Rojas Boulevard na binayo, yung baybay ng Rojas Boulevard, pati yung mga hotel sa gilid ng Rojas Boulevard na inadali, ang tawag doon ay storm surge. Ang totoo lang, nag-warning naman ang PAGASA. Sabi ng PAGASA, mga 5 meters ang taas ng storm surge. Pag sinabing 5 meters, ikalawang palapag yun, aabot ng second floor yun. 5 meters. No? Nag-warning naman yung PAGASA. Ang problema,
hindi ini-expect nating lahat na ganun katindi ang storm surge na kikinigpahuba kayo. Kaya nakita natin, napakaraming namatay. No. Meron akong napanood sa YouTube, a prophet from India yata, ay nag-prophesy na ito yung mangyayari sa Kabisayaan. Kaya lang, bakit hindi pinaalam sa mga taga-Kabisayaan, di ba? Bakit sa Metro Manila lang pinaalam? At meron pa siyang prophecy na meron daw disease na magsisimula sa Pangasinan. At kakaalat ito buong mundo. At ang hinihingi niya ay repentance. Sabihin mo sa katabi mo, repentance. Pagsisisi. O kung pagsisisi ang hinihingi ng Diyos, dapat sinasabi sa mga tao ito, di ba? No. Ganun yun. O yung mga Pilipinong nakarinig ng prophecy iyon, eh dapat pinapaalam, may tao mahuga dito. Pero ang aking tinuturo ngayon is a prophetic message that comes from the very heart of God. Mass destruction and mass death are happening all over the world because of typhoons, storm surge, earthquakes, tsunamis, and plus floods, landslides, etc. Number two, strange things happen in different parts of the world. Nakikinig pa ba tayo? Pakisabi strange. Pag sinabi natin strange, unusual. Not ordinary. Such as tsunami. Until now, nasa YouTube pa rin. Yung paglamon. No? Paglamon ang ginamit na word eh. Paglamon ng dagat sa kalupaan. Pwede nyo pa rin buksan sa YouTube ninyo kung paano nilamon, hindi kinain ha, nilamon ng dagat ang lupa doon sa Japan o sa iba pang lugar. No? Pero ano ba, Indonesia pa yata, no? Nakaranas ng tsunami. Tama ba ako? Indonesia pa ba? Naalala nyo, meron tayong nakadalo rito na taga Bulacan na pinagpurin natin kasi nga nawala yung isip niya. Sapagkat siya ay Pilipino at ang asawa niya ay foreigner, nakadala sa sila sa Indonesia, malapit sa resort, may property sila roon, yung kanilang property kinain ng tsunami. Nasira yung isip niya, pinag-pray natin dito. No? Nakikinig pa ho ba tayo? Strange things happen in different parts of the world, such as tsunami, storm surge, no? Tsunami, yung earthquake sa dagat, dahil sa earthquake sa dagat, yung tubig ng dagat, pumupunta ngayon sa lupa, tapos kakainin yung lupa. Yung nangyari sa Tacloban, storm surge yun. Hindi yun bunga ng earthquake, bunga yun ng typhoon. Sa lakas ng bagyo, yung hangin, no? Kinuha yung tubig ng dagat, dinala sa kalupaan. Nakikinig pa mo ba tayo? Kaya nanonood nga ako, no, ng balita, mismong yung mga media people, eh nag-iyak na. Nag-text na sa kanilang mga mahal sa buhay. Nagpaalam na talaga. Kasi, ini-expect nila, mapamatay na sila. Yes, nagpaalam na talaga. Mabuti na lang, nabuhay pa sila. Sapagkat yung mga hotel na tinitira nila, yung mga inaakala nilang mga church na matitibay na kanilang kung saan sila nag-evacuate, maging mga nag-evacuate coming from their houses, no? Akala nila ay safe na sila sa evacuation center. Pati yun, hindi lang kinain, nilamon talaga ng tubig mula sa dagat. Grabe, no? Ganun katinding hangin ang tumama. Ang pagkaalam ko, 265 km per hour. Yung nakatayo ka, may dumaan na sasakyan, 100 km per hour. Eh, 265 yung dumaan sa harapan ko. Yan, lakas nun. Yan ang ibig sabihin nun. Eh, ang problema, hindi lang dumaan. Nakikinig pa ho ba tayo? Oras eh. Minuto o oras yata eh. Yung tumama eh. Kaya ganun kalakas talaga. Kaya I believe Typhoon Yolanda, Typhoon Haiyan is the strongest typhoon ever recorded in the Philippine history. I believe not just in the Philippine history, but in the world history.
Typhoon Haiyan is the strongest typhoon ever recorded. In the Philippine history, I believe not only in the Philippine history, but in the world history. Nakikinig po pa tayo. Ulitin ko ulit. 100 kilometer per hour. Isang sasakyan dumasa sa harap mo, 100 kilometer per hour. Dumasa sa harap mo, may talsikan yan. E 265. Eh, hindi lang dumaan. Nanatili. 30 minutes. O ilang oras? Isang oras, dalawang oras. Tamaan ka ng 265 kilometer na hangin. E talsik talaga. Ganun po yun. Amen po ba? Kaya dapat pinag-aaralan natin yan. Amen. Pinag-aaralan natin yung mga ginagamit ng pag-asa, mga terminology. Hindi tayo dapat nagiging ignorante. Amen po ba? Huwag tayo puro pag-ibig, pag-ibig mo at pag-ibig niya. Kaya ang nangyayari, buntis. Amen po ba? Sabi nga ni Miriam de Pizor, ang tawag niya sa laging buntis, the power of love. Pero yata power of love yun eh. Power of plus yata yun eh. Tama ho ba rito? Amen. No. Sabi nga nung isang nakilala ko ha, this is a true story. Away kami ng away. You know, we master war, sabi niya. We master fighting, sabi niya. And yet, my wife, keep on. Patuloy niya na bumuntis. Keep on bearing baby. Patuloy niya nagiging pregnant. Away sila ng away ng mag-asawa. Para silang aso't pusa, and yet buntis naman ang buntis. Nakikinig po ho ba tayo? Amen. Strange things, totoo po yun. Minsan narinig ko po sa isang ano yun eh, sa isang seminar po yun eh. Sa isang seminar. Strange things happen in different parts of the world. Tsunami, storm surge. Ito, clouds falling from the sky. Di ba? Nakita niyo sa YouTube yan? No? Clouds falling from the sky. Saan ang lugar yun, Sister Emma? Kuwait? Clouds ha? Ula pa? Bumabagsak sa lupa? Alam mo yung clouds? Pag mataas na yung aeroplano mo, yung clouds na yan, pumapasok kayo rin eh. Nadadaanan mo yung clouds na yan eh. Parang mga usok yan eh. But in Kuwait, no? According to our great resource person, an FB specialist. A social media specialist. In Kuwait, no clouds, no, fell from the sky. I believe not only in Kuwait, eh. In other parts of the world, clouds fell from the sky. Isipin mo yun? As akalain mo ulap bumagsak sa lupa? Yes, nakita ko nga yung ulap, hinawakan pa eh, no? Tinusok pa ng kamay niya eh. Isipin mo yun. These are strange things, no? Hindi lang yun, flooding of snow. Saan nakita mo yun? Sa ano? Hindi mo nakita yun? Talo kita. Lagi kang naka-online, hindi mo nakita yun, ha? Akalain mo nakita ako sa YouTube? Akalain mo yung snow? Talagang binabaha sila ng snow. Hindi lamang po umuulan ng snow, no? Not just raining of snow, but they experience, no? Flooding of snow. Nakikita mo talaga yung snow, lumalakad parang tao. Grabe! Lumalakad yung snow talaga parang tao. Tinatabunan yung mga dapat matabunan. Grabe! No? Ito pa! Yung plus floods in Saudi Arabia. Di ba? Not just floods, but plus floods in Saudi Arabia. A desert country. No? Experience plus flood. Nakikinig mo ba kayo? Alam mo ba ang Saudi Arabia? Mainit yung disyerto yun. Akalaan mo nagkaroon ng plus floods. Grabe. Kaya ito ang dapat yung sinesearch sa YouTube. Huwag kayong dota ng dota, huwag kayong bingo ng bingo sa YouTube, huwag kayong poker ng poker. Huwag puro pag-ibig, mga horoscope. Misa sa mga YouTube, pinababasa akong horoscope. Pag January pinanganak, nakakatakot magaling. Sa FB ko nakita yun. Kapag February,
magaganiti kapag may pag-ingay. Tama ko rito. Minsan ko ano-ano mga sayings ang pinupos, mga Aristotle. Bakit gumipos yung mga sayings ni Jesus Christ? May tao pa rito at saka yung mga sayings natin. Amen po ba? May tao pa humor rito? No? Strange things happen in different parts of the world. Tsunami. No? Product of, the cause of, the effect of earthquake. Storm surge, the effect of typhoon, clouds falling from the sky. Isipin mo yun, grabe ulap, bumagsak sa lupa. Grabe. Bakit hindi kaya bumagsak ng dollar mula sa langit, no? Kailan kaya mangyayari yun? Dollar. Ha? Dinar. Ganon. No, flooding of snow. Hindi ko lang alam kung saan bansa ito, no? Talagang nakita ko talaga sa YouTube, grabe. No? Tapos yung flood in Saudi Arabia, a desert country, experience plus floods. Disyerto yun, I tell you. Pero alam mo ba, na plus floods, nakikinig pa po ba tayo? Aba, yung nangyari lang po sa ating bansa ngayon? Grabe ito ha! Alam mo, ang nangyari ngayon sa Pilipinas ay tinawag niya ang buong mundo. Buong mundo ang tinawag niya para tumulong sa atin. Grabe ito! Kaya nangyayalang ang malungkot, may mga corrupt government officials na pupolitika. Itawag pa ho ba rito? Actually, for your information, nagpalot ho tayo ng mga relief goods for your information. Hindi na ho tayo nagpunta directly. But we send relief goods to the affected areas. Nakikinig po ho ba tayo? Amen po ba? Ganun tayo ka-aktibo. At ganun tayo ka-kabilis. No? Sabi ng Bible, what your left hand is doing, allow not your right hand, no, to know. Hindi na natin pa kinakaila ipagsigawan at ipakalandahan pa na tayo mismo ay nagbalot din, pinadala rin natin doon. Amen? May tao pa ba rito? Yung iba, nagbabalot lang ng tinapay. Alam mo, sa mga pagkakataon, maraming nangangailangan, no? Ang selfishness, ang pagiging makasarili ay hindi dapat. Amen? Kaya nga nauso yung ano eh, selfie. Ano selfie? Yung kukunan mo ng cellphone yung sarili mo, tawag nila dyan selfie. Selfie tawag nila dyan. Kaya, nakikinig po mo tayo. Kaya active ako eh. Active ako sa FB. Active ako. Huwag niyo ako ipiprint, nakiprint ninyo yung Kingdom of Jesus. Itawag pa ho ba rito? Dahil kung ano yung nasa Kingdom of Jesus, sinishare ko lang naman sa FB ko. Yun. At Diyos, kadalasan yung FB ko na yan ay para maabot yung mga kawag-anakan, yung mga long-lost friends. Amen? Masyaran natin ang mabuting balita ng kaligtasan ni Kristo. Amen po ba? Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Lakasan po natin. Amen. Praise God. So, number three. All these great tragedies that happen are just the beginning of birth pains. Ako. Pakisabi, simula pa lang. Lahat ng tsunami na yan, lahat ng mga earthquake na yan, mga floods na yan, mga flooding of snow, mga landslides, all these things are just the beginning of birth pains. I tell you, mas malalaki pang pagsubok ang darating sa Pilipinas at sa buong mundo. I tell you, great tragedies are coming. More tragedies are coming. Amen? More earthquakes, more mass death, more mass destruction are coming. Not only in the Philippine Islands, but to the nations of the world. Nakikinig pa ho ba tayo? Matthew 24, verse 7 and 8. Kaya nagpipray tayo, Panginoon, matigil na hunawa ang mga ito. We are praying that all these tragedies, great tragedies, stop. But it will not stop, I tell you. Hindi po yan titigil. Matthew 24, verse 7 and 8. Nation will rise against nation. Patuloy ang giyera. And kingdom against kingdom, there will be famines. Ka?
gutuman. Patuloy na mag-aaroon ng kahirapan. Kahirapan. At ang sabi ng Biblia, and earthquakes, including tsunamis, in various places. All these are the beginning of birth pains. Tinawag na birth pains or labor pains. Di ba mahirap manganak? Lalo na kung natural ang panganganak. No, lalo na kung yung bunso naming anak si Joseph, all natural yun. Walang anesthesia. Hindi semi-painless, hindi painless. Walang hiwa, all natural yun. Kaya nung pinapanganak si Joseph, nandun ako. Kasama ako sa paghimas ng likod ni Pastor Agin. All natural talaga. Naramdaman ni Pastor Agin, si Joseph talaga. Yung labor pain talaga ng panganganak. Nakikinig po ba tayo? Ngayon, makabago na ang siyensya. Pwede na ang painless, pwede na ang semi-painless, pwede yung ng babae ay hiwaan ng konti para lumuwag, no? Walang mali siya rito, pagkatapos tatahiin. Pero yung natural, walang anesthesia, nothing. All natural. You will experience labor pain or birth pain. Nakikinig po ba tayo? Grabe ang sakit-sakit nun. Amen? Mahirap ang maging babae. Namumula na buwan-buwan. Lumalaki pa ang dyan. Kaya naman mga tatay, maghanap buhay. Buhayin ang asawa at mga anak. Asawa at mga anak. Nakikinig po ba tayo? Sabi ko sa mga anak ko, bubuhayin ko kayo sa tulong ng Diyos. Hindi ko iaasa kanino mang tao ang ipapakain ko sa inyo. Hindi ko iaasa kanino mang tao ang school supplies ninyo. All your needs. No? I said to my kids, all your needs. I will try my very best to supply all your needs. Because I am the father of the house. Amen? I'm the father of the family. Nakikinig ko po ba tayo? Ako ang ama ng tahanan. Kaya yung mga babaeng nag-a-abroad para magtrabaho sa abroad, dapat yung mga lalaki ang nag-a-abroad, hindi yung mga babae. Nakikinig ko po ba tayo? Anong ba ninyo na alas 4 na